Po, isa pong magandang gabi po sa ating lahat. Yan. Kami po ay naririto po sa oras po na ito. Pinagpala po tayo sapagkat binigyan po ulit tayo ng pagkakataon na makapagsalita at higit sa lahat makapagbigay po ng isang magandang testimony po kung paano nga po kumikilos ang Diyos sa ating buhay. Lalo na po sa oras po na ito, talagang marami po tao ang naliligo ng landas, pero tayo po ay patuloy po dinadala ng Panginoon po sa isang sitwasyon na naranasan po natin ang pag-ibig. So, meron po akong kasama ngayon, isa pong kapatiran po natin from Louisiana, the Jesus Fellowship and Ministry. So, welcome po natin siya, Ate Mary Jane Calo po. So, kumusta ka na po, Ate Jane? Okay na po. Okay. Na medyo kinakabahan po. First time po na kasi ang mentor niyo from dito nga po sa atin nga pong video. At alam ko po naman na andun po yung gabay at excitement din po niya na ikwento po ang kanya pong buhay kung paano nga po niya naranasan po ang pag-ibig niya. So, ready na po ba kayo? Sige po, una-una talaga po natin natin din ay paano po natin naranasan ang pag-ibig niya sa inyo? Naranasan po ang pag-ibig sa akin ni Lord nung nagkaroon po ako ng problema sa buhay ko na napakabigat po na kahit po sino siguro ang tao, hindi ko gustuhin. Pero dahil po sa pagmamahal ni Lord sa akin, hindi po talaga ako tumigil maniwala sa Kanya, manampalataya. Kasi alam ko po talaga na ang Panginoong Jesus ang gagabay sa atin, anuman po ang mga dumating na problema sa atin. Hindi na po tayo pababayaan, hindi na tayo bibitawan. Oras na tayo po ay sumampalataya sa Kanya ng buong puso at ibigay natin sa Kanya ang buhay natin. Kasi wala po sa Kanyang imposible kapag si Lord po ang inuunawa natin sa atin. Eh, salamat po sa Panginoon. Talagang nakakaiyak po. Malalaman nila po talaga yung pinagdaanan niya. Grabe po talaga. Pero praise God po, andito po siya, patutong buhay. Talaga ang love po ng Lord ay talagang walang pinipili, wala pong tinataan. Ngayon naman po ang tanong po natin is, ano ang nagawa po ng pag-ibig po ng Diyos sa inyo? Kagaya nga po nung una ko pong, yung naranasan ko po nung mga dumaang buwan, mga dumaang maraming araw, talaga pong naranasan ko po yung pagmamahal ni Lord sa akin. Kasi nung mga panahon na yun, halos walang-wala na po akong malapitan, walang-wala na po akong matakbuhan. Hindi, ano po sa sarili ko na sino pa ba ang makakatulong sa akin. Kaya inano ko sa isip ko, si Lord lang talaga ang, sa panahon na yun, si Lord lang po talaga ang malalapitan ko, matatakbuhan ko. Kaya ang ginawa ko po noon, hindi po ako tumigil sa Kanya sa pananalangin. Niyakap ko po siya. Kasi alam ko sa buhay ko, inano ko po sa sarili ko na si Lord po talaga yung makakatulong sa akin. Kaya nung panahon na nagka-problema po ako ng ganun mga panahon na lumaawa, sa awa po ng Panginoon, yung problema ko ngayon ay kumbaga, imposible na mangyari. Pero sa awa ng Panginoon, talagang napakalaking bless po sa akin kasi binigay niya po ng imposible, binigay po ni Lord yung imposible na mangyari sa akin. Yung inihingi ko pong at pinagdarasal ko sa Kanya gabi-gabi, ibinigay po niya ng buong puso po. Nakakagulat nga po eh, kasi napakabilis ng pagkilos ni Lord sa buhay. Kaya, yun po ang napaka nangyari po sa buhay ko na hindi ko po talaga makakalimutan na kahit po pala hindi tayo, kumbaga hindi tayo perfecto na isang Kristiyano, pero talagang pag tayo ay si Lord ang inuuna natin sa ating buhay, talagang at siya ay buong puso natin tinanggap. Amen. Glory. Pananampalataya natin sa Kanya. Lahat ng mabibigat na problema na ating pagdaraanan ay talagang ibibigay po niya. Amen. Kasi yung problema na rin po pati na yun, yun po ang magpapatibay sa atin, magpapalakas sa atin, kung paano po tayo
mananampalataya sa ating Panginoon. Yun po ay sinusubok lang po niya tayo kung paano po tayo sa Kanya susunod, kung paano po niya tayo sa Kanya maniniwala. Kaya pag nalampasan po natin yung problema yun, talagang napakagaan po sa pakiramdam na talagang doon po natin mararamdaman na may Diyos po pala talaga. Hindi lang po pala yun, hindi lang po pala yun na basta sinasabi nila na si kumbaga si Lord ang tinutulungan lang ni Lord ay yung hindi ay yung mayayaman, hindi po pala ang ano po pala ay kung at ang ano po tayo, wala po siyang pinipili si Lord, basta tayo po ay bukas sa loob ang ating pananampalataya sa Kanya, pagsunod sa Kanya, wala po imposible. Salamat po sa Panginoon. Talaga po, grabe po ang love ng Lord. Kaya nga po yung ating pong tema po ngayon na You Are Love. Ibig sabihin talaga, ganun po yung kanyang pagsinta sa atin. Ganun po yung pag-abot niya po sa atin. Talagang masabi po natin na ang kanyang mga anak ay hindi niya po pababayaan. May mga pagsubok man, pero alam po natin, secured pa rin po tayo. Pasawal po na ito, Ate Jane. Salamat po sa iyong testimony. Thank you po. Ano naman po ang inyo pong masasabi or pwede pong encouragement po sa mga nakakapanood, makakarinig po ng mensahe niyo po natin ngayon, yung testimony niyo po ngayon. Ano po yung inyo pong encouragement sa kanila na pwede po natin may payo din po na alam ko po na nakakaranas din po ng mga pagsubok, matinding pagsubok. Mapapayo po sa mga nanonood, pag kayo po ay dumating sa mga problema na napakabigat, yan po ay, kumbaga yan po ay blessing pa nga po sa atin yan, kumbaga. Kasi, kaya tayo binibigyan ng problema kasi, ibig sabihin, napapansin tayo ni Lord, sinusubok niya tayo, kumbaga, mahal tayo ni Lord. Kaya dun sa problema yun, pag yun ay natin nalampasan, talagang, sabi nga ay, tagang napaka-big pa natin ang nanalo sa loto, kumbaga. pag kayo umalis sa problema napakabigat, manalangin lang kayo, lumapit kayo sa Panginoon, at saka talagang taos sa puso ninyo ang pananalangin sa Kanya, pananampalataya. Hindi po kayo bibigyan ni Lord. Yung po ang ating Diyos na buhay, wala po sa Kanyang imposible. Salamat po. God bless, Ate Jane. God bless po. Yes, so yun po. Salamat po sa Panginoon. And I hope na kayo po ay napagpala po sa narinig po ninyo ngayong gabi. Sa oras po na ito, nakamiliki po ang testimony po ng ito po natin kapatiran. From Louisiana po, isa na rin po siyang, sabi po natin na leader din po ng church sapagkat siya po ay talagang nakikita po namin ang kanilang dedikasyon, ang kanila pong pagliligtas po sa Panginoon. Sa po sila, sa nakakatuwang po namin para po patuloy po natin masuportahan po ang gawain ng Louisiana. So, lamang po, maraming salamat po at nawa po ay napagpala po tayo sa oras po nito. God bless po. Good night and Merry Christmas po.